Nilagay niya, nilabas niya yung mga laruan. So at least malinis yung bahay, no? Nadat na natin malinis ang bahay. Hindi na tayo mga problema na yung babalikan natin is madumi. Kailangan pa natin maglinis. So relax, relax na tayo mga madam. Kasugat ako, oh. Catman! Meow! Meow! Cat girl. What is this? Ah, ladybug. Yeah, ladybug. Ladybug girl. Ladybug pala. Ikaw, you cat, ha? Black cat. Meow. Ladybug. Black cat. Meow. Nagpantal yung sugat ko. Oh. Napasubsob kasi ako mga madam sa charger. Oh. Pag nakita yan ng asawa ko, oh, ano yan, ano yan, ano yan. Kasi pag may sugat ako mga madam, naku! Akala mo palagi ako'y bata. Masyadong worried sa akin ng aking asawa. Ay naku mga madam, pag uwi namin dito sa Istanbul, sobrang lamig. Tapos umuulan pa. Eh hindi pa nalilinis yung caravan. Hindi pa nalalagay dito yung mga gamit. Nandun pa yung kape, yung asukal. So, naghalwat-halwat tayo dito sa mga stocks natin. Ah, nakita ko, matontawa ako mga madam. Nakita ko. Nakita ko ng isang plastic na kape, 3-in-1. Buti na lang 3-in-1 mga madam. Wala na problema kasi may sugar naman tayo dito. And may gatas naman tayo in case na hindi ko gusto yung timpla na ito. I think with caramel siya. Ah, caramel aromaly. Caramel aroma. So, caramel aromaly pala siya. Pwede na rin yan mga madam. At ako'y nilalamig. Kailangan nating magkape kasi mga madam, hindi ako nagkape doon sa hotel. Normally, pag ako'y nagigising sa umaga, nagkakape muna ako bago ako mag-work. Eh, tsaa lang. Nakaisang inom lang ako ng tsaa. Kasi tanghali na magising, tapos kumain lang kami, diretso check out na. Wala din teaspoon. Kasi dinala ko lahat yung teaspoon mga madam. Kasi sabi ko nga sa inyo, dinala ko yung buong kitchen ko. Ayan, medyo dark siya mga madam. Oh, dark. Kasi pag gumagawa ako ng kape, medyo light lang ng isang, ano dito, isang bar lang na light yan. Medyo dark siya ng konti. So, tikman natin kung masarap ba yung, ano niya, caramel aroma daw niya. Masarap naman siya mga madam. Una kasi naamoy ko muna siya eh. Mabango siya. Then yung lasa matamis.
kaysa dun sa ano, kaysa dun sa normal na 3-in-1 na Nescafe. Matamis siya. Ay, pasa ako para akong kinagat na lang ka mga madam. Okay lang yan. Tapos itong mga madam yung binili ko. Ang sarap nito mga madam eh. Iba talaga pag nasa sariling bahay ka na. Pag naka-uwi ka na. Napaka-fresh ng bahay namin. Sa tuwing pupunta kami, magbabakasyon kami. Halimbawa, dun sa lugar mainit. Dun sa lugar masobrang lamig. Pagkatapos namin magbakasyon, pag-uwi namin dito, ganyan kami ng asawa ko, tapos sasabihin ng asawa ko sa akin, my love, our house, chok gazelle, our house, chok warm, our house so beautiful, yan, gaganyan niya. Siyempre, walang tatalo sa sarili mong bahay, di ba? Mas feel mong safe ka, mas feel warm ka. Ano na? Ang nagawa mo dyan? What are you eating? Come? Say hi, friend. Masarap talaga siya. I think may ano dyan. May ano siya. Fig. Ito. Sarap. Gusto ko yun eh. Yung pagkagat ko. Matigas. Yan. Tapos, mangangata mo siya, mangunguya mo siya ng malagkit, na parang nougat, ganun. Hap. Mga madam, nagkita ako dito sa pharmacy dito ng Centrum. Yan, Centrum. Sabi ko, vitamins yan. A to zinc. Sabi ko, sasaw ko, bilan mo ako. Kasi parang kailangan ko ng vitamins. Then, uminom ako, one time sumakit ang ulo ko, mga madam, di ko alam kung bakit. So, itinigil ko na. Sobrang sakit. Whole day, hanggang gabi, masakit. Sabi ko, baka hindi ako pwede sa mga ganyan. Mas okay siguro yung mag-ask ako ng doktor. I think nasabi ko na sa inyo before, yung about dyan sa Centrum na yan. So, anyway, mga madam, yung asawa ko kasi, kinukuha niya yung sasakyan niya doon sa company kasi iniwan niya doon yung sasakyan namin. Gawa ng, may mga iba pa kaming gamit na pang-camping. Kaya doon niya muna iniwan. Kasi ang dinala niya is yung caravan papunta dito. Kasi yung caravan company, dinala yung caravan company sa company ng asawa ko. So, pag-uwi dito ng asawa ko, ang dala niya ay yung caravan, hindi yung sasakyan namin. So, wala namang problema kasi may isa pa naman kaming sasakyan na pwedeng gamitin. Yung kulay pula, kung natatandaan niyo yun, yung una naming baby. Na yung unang car na yon na nabili namin ng asawa ko is dahil nga nakabili na bumili ulit kami ng bagong sasakyan, binigay namin yung pulang sasakyan sa kapatid ng kuya, sa kuya ng asawa ko. So itong kuya ng asawa ko may pagka hindi nag-iisip. Syempre pag cash mong binayaran yung car, cash namin binayaran yung car dati, mas, alimbawa, ano ba tawag dun? Yung, pag mas malaki yung binayaran mo na down payment, kakaunti na lang yung magiging interest mo dun. So, maliit lang, 0.1 or 0.2% lang yung interest ng bangko. Kasi konti lang yung babayaran namin. So, itong kuya niya, bumili ng sasakyan, ang laki ng interest sa bangko, 2% ang interest rate, kesa dun sa pula namin sasakyan. So, ang ginawa namin, so, ibinigay namin yung red na sasakyan sa kuya niya.
siya na lang yung magtuloy ng paghulog nun. Kasi 0.1% lang naman ang interest rate nun. O, diba? At yung biniling sasakyan ng kuya ng asawa ko, hindi ko alam kung binalik or ibinenta din para maibigay sa amin yung pera. Then yung pera na inano namin doon sa red sasakyan, pulang sasakyan, binili namin itong sasakyan na gray. Kasi maliit kasi mga madam yung pula namin na yun eh. Pang ano lang yun. Pang family naman siya. Kaso, yung mga Turkish dito, malalaki! As in, malulaki talaga. Malaki yung mama ng asawa ko. Malaki yung asawa ng kapatid ng asawa ko. Lahat sila malalaki. So, hindi magkakasya sa isang sasakyan. Kaya kami, bumili ng malaking sasakyan. At, isa pa mga madam, mahilig kami mag-camping, mahilig kami mag-bakasyon, so mahilig kami magdala-dala ng mga malalaking bagay, mga baggage, mga bagahe, ayan. So, kaya bumili kami ng mas malaking sasakyan. At hindi pa yan natatapos mga madam. Yung asawa ko mahilig yan sa sasakyan. Umpisa pa lang nung bagkabinata niya, umpisa pa lang nung natutuyang mag-drive, nahilig na yan sa sasakyan. Ngayon, nakita ko yan, nagtitingin na naman ng sasakyan. Sabi ko, anong balak mo? Bibili ka na naman ng sasakyan. Eh, sabi ko sa kanya, maganda na yung sasakyan namin ngayon. Kasi ang ikinaganda nung sasakyan na yun, mga madam, pag inaantok ka, may sensor yun sa mata. Pag napapapikit kang ganyan, tutunog yan. Tutunog yung sasakyan namin. Tapos magsesensor yan, papakita niya na coffee. Yung coffee na drawing talaga ha, na picture coffee, magkape ka daw muna. Sasabihin pa niya, magkape ka muna. Huwag kang matulog. Don't sleep. Have a coffee. Tapos mga madam, halimbawa, hindi kapag magbabump siya, no? Or accident na magbabump, hindi ka nakapagpreno. Hindi mo accident na hindi mo napreno. Ano yan? Automatic yung sasakyan namin. Titigil yan. Pag halimbawang malapit na siyang magbump sa mga pader or semento, sabi ko nga sa asawa ko, huwag mo na palitan yung sasakyan natin. Ang ganda-ganda na niyan. I feel safe sa sasakyan natin ngayon. Maganda yung sasakyan namin. Nakakatuwa. Kahit hindi ko gusto yung kulay. Itong asawa ko, ano eh, medyo walay yan sa ano eh. Hindi mahilig sa mga kaartehan. Kasi kaya yung una namin sasakyan, kaya pula, syempre, ako ang pumili nun ni red car. Eh, itong yung bago namin sasakyan na yun, isang taon pa lang yun eh, 1 year nung October. Eh, siya ang pumili nun. Kasi busy na ang inyong lola sa mga bata. Hindi na ako makakalas ng bahay para pumili ng sasakyan, ng kulay. Basta itong asawa ko, walang ka-ano-ano yan sa mga design, sa kulay. Wala namang problema sa kulay. Ang mahalaga yung loob, yung makina, yung safety mo, safetyness mo. Yan, safetyness. Chorba-chorba. Yun ang importante. So, yung asawa ko, nagbabalak na naman mga madam, bumili ng, basta may plan siyang bilhin na naman. Sabi ko, my love, saka na muna yung plano mong pagbili ng bagay na yan. Unahin muna natin yung anak ko na makuha. Gusto ko na talagang kunin matagal na. Para sabi ko, para wala nang gulo, para wala na ring mang-bash, yung basher ko dyan, yung pinakang basher ko dyan. Shout out sa'yo, basher. Pakilamera. Wala namang ambag sa buhay. Pero no problem. At least, natuto na ang inyong lola sa mga bagay-bagay na dapat ay noon ko pa ginawa. Yung katangahan ko noon, dahil sa sobrang pagmamahal ko sa pamilya ko, ngayon,
kailangan na nating bawasan yung katangahan na yon. Pangit din pala mas, ano no, pangit din pala kapag sobrang mahal yung pamilya mo. Sabi nga nila, mahalin mo ang sarili mo. Magtira ka ng pagmamahal sa sarili mo. Huwag mong ubusin sa pamilya mo. So ngayon, sabi ko sa sarili ko, may sarili na akong pamilya. Intindihin ko naman ang pamilya ko. Ang pamilya ko. So, yun lang mga madam. Nagdrama-drama na naman ang lola nyo. Good vibes lang tayo mga madam. Kasi, pauwi lang natin dito sa aming home sweet home. So mga madam, hanggang dun lamang po ang ating chika-chika ever. Thank you so much po sa panonood. Magandang gabi po sa inyong lahat. And thank you so much again. See you next time mga madam. Bye-bye!